Sa nakaraang video, nagdesisyon na nga ang magulang ni Sojun na i-upload ang videos nito sa YouTube matapos ma-realize na tila masaya ito kapag nahaharap sa camera. Nakakagulat namang biglang nag-boom ang mga upload videos nito. Pero bago natin ipagpatuloy ang istorya, shoutout muna sa inyong mga nanood ng mga nauna nating episode. Lalong-lalo na sa ating mga Senpai tier members. Maraming salamat sa solid niyong suporta. Balik sa kwento, tila may iniisip ito ang bida habang nakahiga ito sa kanyang crib. Kapag pinanganak ka raw ulit, ay makakalimutan mo ang lahat, maliban sa dalawang bagay. Hindi nakakalimutan ang Elf Basic Breathing at Jin Basic Breathing. Sinabi naman ng bida na nakatulog daw siya ng mahimbing, habang nakahawak ito sa kanyang pacifier. Ang Elf Basic Breathing ay ang pagkakaroon ng presence ng good o light na nagiging sanhi ng pagdaloy ng mana, na nagha-harmonize sa katawan ng gumagamit nito. Ito raw ay nagka-clash sa evil o dark na type ng breathing. Mahimbing namang nakatulog ulit si Sojun. Ang dalawang paraan raw ng paghinga ay nakakatulong in bringing about each type into existence. Sa sandaling malaman nito, kung gaano kalaki ang epekto nun sa isang bagong panganak na katawan, pinili nito ang isa upang ganap nitong i-internalize at gamitin bilang kanyang breathing method. Unti-unting namang minumulat ng bida ang kanyang mga mata. Sinilip naman siya ng kanyang daddy at tila nagulat ito, napatanong kung gising na ba ang kanyang anak. Ngunit bumalik lang ito sa pagpikit at patuloy pa din ang pagtulog ni Sojun. Ang pinakamagandang benefits naman daw ng dalawang paraan ng paghinga ay ang kanilang stability. Kung sino man daw ang makikialam during breathing o kung kailangan huminto agad ay ligtas naman daw niya itong matatapos. Ginamit naman niya daw ito ng maraming beses sa kanyang buhay bilang isang mahinang monster, noong wala daw siyang oras to put his guard down. Nagtanong naman ang ina ng bida kung gising na daw ba si Sojun, habang sunod-sunod ang pagtunog na galing sa cellphone nito. Oo, sagot naman ng kanyang asawa, tinanong naman ng daddy ni Sojun kung anong mayroon at ang dami nitong messages. At tila naiingayan naman ang kanilang anak, maging si Sojun daw, ay nagsasabing ito ay masyadong malakas ang phone nito. Agad namang pinatay ng kanyang mama ang notifications nito. Sa tingin ng ina ng bida, ang mga nagme-message sa kanya ay ang mga nakakakilala sa anak nila. At nakaramdam naman ng gutom si Sojun, inisip nito'y kung iiyak ba siya or hindi para mapansin. Habang nag-uusap silang mag-asawa, ay bigla itong nakatanggap ng message galing kay Minju. Sinabihan siya nito na pumunta ng YouTube dahil nakakabaliw daw ang nangyari. YouTube, isang site kung saan ina-upload ng mga tao mula sa buong mundo ang kanilang mga video. Ayon naman sa isang reporter sa TV mayroong mga tao, hindi lamang mga celebrities ang naging sikat daw sa pamamagitan ng YouTube. Agad naman nagulat ang mag-asawa pati na din ang ating bida. Wow, ano ito? Sabi ng mom ni Sojun, napatanong naman ang kanyang daddy dahil medyo nakakatakot daw. Pati din ang bida ay napareact ng ha dahil sa kanilang napanood sa YouTube. Iyon pala ay, ang bida ay mayroon ng halos mahigit 1 million na viewers. Hindi daw ito kapanipaniwala. Bigla naman tumawag si Minju. Agad tinanong ng mommy ni Sojun, ano ito? Paano ito nangyar? Sunod-sunod na tanong nito. Sagot naman sa kanya na kung nakita na ba daw nito, at ito ay talagang kamangha-mangha. Hindi naman makapaniwala ang mommy ni Sojun, ganap na star na daw ito. Si Sojun daw ay isa ng total star. Pero iba ang nasa isip ng bida, gutom na daw ito kaya naman na naisip nito na pati kabayo ay kaya niya ng kainin dahil sa sobrang gutom. Pinapamadali naman ni Minju ang mommy ni Sojun na bil isang mag-apply para sa kikitain nito. Nagulat naman ang ina nang sabihin nito na kita o income. Habang magkausap ang mommy ni Sojun at ang ina ni Mina. Agad naman sumingit sa usapan ang daddy ng bida. Saglit lang. Honey, saad pa nito, at siya ang nagpatuloy ng pag-uusap kay Minju. Hello Mina's mom, bati nito, nagpakilala din ito na siya ang daddy ni Sojun. Nagtanong ito kung wala daw bang requirements para dyan. Kahit hindi famous na tao, narinig raw kasi nito na mahirap gawin ng isang araw lang or dalawa. Sa kabilang linya naman ng telepono ay sumagot ang mommy ni Mina. Oh hello, pabalik nitong bati, tila nagsabi pa ito sa ama ng bida na okay lang, at inexplain nga nito sa daddy ni Sojun kung paano. Tinitingnan daw sa YouTube ang dami oras ng panonood sa video nila at bilang ng subscribers. Ang channel daw ni Sojun ay pumasa na sa criteria. Saad ni Minju. Na-shock naman ang ina ng bida. Nang tingnan ulit nito ang channel ng kanyang anak, pumapalo na ito sa 210,000 subscribers.
Nang marinig naman ito ng kanyang asawa, ay siya ding kinagulat nito at tila natulala pa. Miski ang kausap nito sa telepono na si Minju ay nagulat din sa kanyang narinig. 200,000, sabi nito mula sa kabilang linya. Habol pa nito ay tumataas pa daw habang nag-uusap sila. Napabuntong hininga naman ng bida dahil walang pumapansin sa kanya. Kaya naman, no choice ito. At nang bigla na lang ngang umiyak si Sojun, ay ikinagulat naman ito ng kanyang magulang. Napasabi naman ang ina nito ng, "Goodness, nagulat ako." Hanggang sa tumayo na nga ang daddy nito upang pakainin na siya, habang ang ina nito ay patuloy pa din ang pakikipag-usap sa telepono. Nang matapos ng timplahan ng milk si Sojun ay tila napawaw naman ito. Pagkatapos ay tinaktak ng kaunti ng kanyang daddy ang gatas nito sa panyo upang ik-ek. Sa wakas ay nakadidi na nga ang bida. Nang nagtaka naman ang kanyang ama kung anong ang nangyayar. Habang dumdidi si Sojun, ay nasabi niyang napakasarap daw nito, marunong daw gumawa ng masarap na timpla ang kanyang daddy. Pagbalik ng mag-ama sa sala, ay agad sinabi ng mommy ni Sojun sa daddy nito na nag-apply na daw ito ngayon, at sinasabi raw sa in-applyan nito na ay dadagdag ang ads kapag naaprubahan na ito. Nagtanong naman ang asawa nito na kung ano ang mga nakasulat doon. Tila iniisip naman ni Sojun na marami daw ibang wika kaysa sa Korean ang nakikita niya. Dagdag pa ng mommy nito, nasabi daw ng mga tao na kapag pinapanood daw ng mga babies ang video ng anak nila, ay tila kumakain agad ito. At dito nga nalaman natin na Korean tutor pala sa foreigner ang kanyang ina. Tila hindi naman komportable ang bida, kaya pinalo-palo nito ang kanyang tatay. Agad naman nag-sorry ang daddy nito sa kanya at inayos ang paghawak sa kanya. Bigla ngang may nag-message sa phone ng papa ni Sojun. Nagulat naman ito nang makita niyang maraming rin pala siyang messages, kahit siya daw ay nakakakuha ng tonton-eladang mensahe. Isa sa mga nag-message ay si Kim Hee-sang. "Hey," bati nito sa text, natanong naman ito sa daddy ni Sojun kung iyon daw ba ang ipinakita sa kanyang video noong nakaraan. Nagulat naman ang ina ng bida, nang malaman niyang kahit sa balita din daw ay nandun na ang tungkol kay Sojun. Grabe, napakarami na agad ang nangyari isang gabi pa lang ang nakalipas. Maraming nag-comment at nag-share sa video nito. Yung iba sinabing recommended daw ito sa mga batang hindi kumakain ng magana. Kaya enman naisipan ng mga ito kung gagawa ba sila ng poll. Kung ang lahat daw ay magkokomento sa edad ng kanilang mga baby at kung anuman ang kanilang makikitang epekto ay i-collect nito ang mga statistics. Dito ngay pinakita ang mga nag-comment. Meron na nga din itong sariling article. At ang mga nakapaloob nga dito ay ang mga comments at video ni Sojun kung saan ito ay nak-ain at nadid. Napawaw naman ang ina ng bida. Matapos makita ng mommy ni Sojun ang mga komento. Saad nga nito, so wala raw epekto para sa mga higit sa 20 months old ang video. Humanga naman ang asawa nito, dahil sa pagtutulungan ng mga magulang. Sa tingin daw ni Sojun ang fairy's wand niya ay lowest grade. Mayroon daw kasing certain amount ng mana ang kailangan para sa paggamit ng anumang kakayahan. Sa life library naman raw ay maraming nag-exist na ability hindi lamang ang fairy's wand. Marami din daw mataas na antas na kakayahan na kayang magbigay ng ganong epekto ang kopyahin ang ginagawa mo ng ibang tao. Siya raw ay hindi pa kayang buksan ang pinto nito, pagkatapos ng blue door, kaya hindi niya pa makuha ang ganoong mga abilities. Tila mahirap raw gumamit ng malakas na kakayahan sa katawan ng isang sanggol. Pagkatapos maisip lahat iyon ni Sojun, ay nabitawan nito ang kanyang hawak na bote. Ito daw ay masyadong mabigat. Agad naman itong nasalo ng kanyang daddy. Dahil sa ginawang iyon ng kanyang anak, ay pinagsabihan niya ito, "Dapat sinabi mo kay daddy kung tapos ka ng kumain." Sabi nito sa anak, "Eibu, Eibu," sagot naman ni Sojun. Ganoon daw pagtatawagin siya nito para malaman niya. Habang pinagmamasdan silang mag-ama, natanong naman ng asawa niya kung ano bang ane-expect nito sa isang 8 months old pa lamang. Confident namang sinabi ng papa ni Sojun na ang anak niya daw isang henyo, kaya naman naiintindihan na raw nito ang lahat. Sagot naman nitong lahat daw ng magulang ay yun ang iniisip, na matalino ang kanilang mga anak. Ang kanilang anak daw ay totoong matalino. Pahabol pa ng daddy ni Sojun, hindi daw ito bias. Nakikinig lang naman sa kanila ang bida, at maya-maya pa ay dumighay na nga ito. Dako naman tayo kung saan si Kang Sora na isang marketing lead ay nag-text sa nagngangalang Hyun G. Tila may isang malaking problema daw. Tinanong niya ito kung kilala nito si Lala, ang ginawa nilang cast sa kanilang commercial. Nag-upload raw ang taong iyon ng bagong video sa YouTube.
Sinasabi nito na dahil sa trending baby mukbang video at hindi dahil sa baby formula kaya magana kumain ito. Hindi naman ito makapaniwala, dito nga ay ipanakilala na siya pala ay si Choi Hyun-ji, ang head of Elephant Series Planning Team. Kamakailan raw ang taong nagre-rekomenda ng Elephant Series na baby formula sa mga viewers ay nagtala ng pinakamataas na bilang ng mga sales. Ito ay dahil sa YouTuber na si Lala. At bilang resulta ang shopping mall na nagde-deliver sa iba-ibang bansa na Kuknei Mart ay na fully sold out na dahil din sa mga dumadagsa na orders. Mangiyak-ngiyak naman ang head of Elephant Series Planning Team na si Choi Hyun-ji dahil sa pag-sold out ng products. Kaya naman dinagdagan raw nila ang kanilang production output. Don't tell me, hindi naman ako tatanggalin, diba? Tanong nito sa kanyang sarili. These days, sa halip na mga famous celebrities, ay marami ng cases na ang mga star sa YouTube, na akma sa isang partikular na market ng produkto ang kinakas na sa mga ads ng mga produkto gaya ng makeup, fitness products at iba pa. On top of this, naisipan naman magpadala ng proposal para i-cast si Lala at ang kanyang anak para sa isang commercial. Balik tayo kay Choi Hyun-ji, pinanood nga nito ang video ni Sojun, at na-cute naman ito. Ngunit napasip siya ang dalawang video na ito na 10 minuto lang raw ba talaga ang dahilan. May nakita naman itong isang content, proof na kumakain daw ang kanyang anak habang pinapanood nito ang video ni Sojun. Fully focused pa ito sa panonood sa bida. Hindi naman makapinawala si Choi Hyun-ji sa kanyang nakita. Totoo ba ito? Tanong naman niya. Dahil dito, nabuhayan ito ulit ng lakas. Let's do it! Pasigan itong sinabi. Agad naman itong nag-text kay Kang Sora, isang marketing team lead. Napatanong naman si Kang Sora, gawin ang ano? Ang commercial daw at si Sojun daw ang i-cast nila dito. At tila ini-imagine naman ni Choi Hyun-ji ang bida. Habang nakikiusap ito na tulungan sila ni Sojun na makabenta. Tatanggapin kaya ng parents ni Sojun ang offer nito. Grabe, first two videos pa lang trending na agad ang bida. Sana all, meron na ngang kumukuha agad for sponsorship. Sikat na agad unang lapag pa lang. Ano pa kaya ang mga next achievements nito? Alamin natin sa next episode. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, siguraduhing mag-like at subscribe at pindutin mo na din ang notification bell below para updated ka sa mga next uploads namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.